pumasok sa landas na pinapangarap. Ngunit iyong pagkaisipin na kung ikaw ba'y handang salubungin siya, gusto ni Jesus ay makasama ka. Ang panahon malapit na, malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humanda nang humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat, lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Ikaw, ako, tayong lahat, lahat mag-
panahon malapit na, malapit na. Ilang Ama, ang iyong tahanan po ay nasa langit. Kami po ay muli nagpasalamat sa gabing ito na kami po ay narito upang mag-aral po ninyong banal sa lita. At paghanda sa uling kapanahonan na ito, Panginoon. Tunay na kayo po ay malapit ng dumating. Tunay, Panginoon, ang mga bagay po nangyayaring ito ay nagpapakita ng iyong pong mga salita ay natutupad sa aming kapanahonan. At sa aming pong pagbulay-bulay, Panginoong Diyos, ay bigyan niyo po kami ng karunungan upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng isang pong pangunawa upang kami po ay magkaisa upang ibigay po ang huling pabalitang ito sa mga ginagawa. Lalo tigil, Panginoon, na nalapit na pag-ukong. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng nagawang kasalanan. Itago po kami sa krus ni Kristo upang maayaw po ang kanyang katwiran sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Okay, at isang magandang gabi po sa ating mga viewers all around the world. Ito po ang programa po ng The Written Fruit Ministry, Gospel Commission 1-4. Tayo po ay naka-cross-post din po sa ating po mga affiliates. Kagaya po ng KV Family at or Capitol Bicycle page at yun din po ng Adventist Youth Disciples Ministry at iba pong mga pages na tayo po ay affiliated. At isang karangalan mga patid, no, tayo po napasalamat sa iglesia po ng Caloocan Center Church sa panguna po ni Elder Rome Corrales at kanya pong kasama din ang ating kapatid na si Abraham. Okay? Ang kanya pong pangalan po sa Facebook ng batid, no? Sa kanya pong Aham. Yan, si Brother Aham po. Okay, maraming salamat sa iyo po, Brother Aham at Elder Rome sa mainit po ng pagtanggap sa lingkod ngayon pong nakalipas na Sabado. At ang papuri po ay sa Panginoon lahat. At ganyan po, kasama po natin din si Ate Jen. Okay, at kasama po natin siya kahapon at na kung saan po ay si Sir Jen Combati ay masigasig po natin ng kapatid na nag-aaroon po ng Spirit of Prophecy. At atin din pong ka-church mate or atin pong ka-member po natin ng Pasay Adventist Church. Okay, at magandang gabi po din po kay Ma'am Lisa De Leon. Okay, at ganyan din po kay Sister Elena De Los Rios, kay Sister Melly Vergara. Okay, kay Brother Bubot ng Delgado ng Antique, kay Sister Joy Tambunan, sa aking kapatid na Sister Kian Lu or si Ate Joy or Ate Gigi, kay sa may bahay po ni Elder Jojo Bangkon at sa ating pong kapatid na Elder Jojo, magandang gabi po sa inyo. Okay, Sister Amil Ma'am Amil Bangkon. Okay, si Kuya Jun Olihina. Okay, si Sister Emma Ribalo. Sister Filipina Bo Magat, Sister Brother Emil Delgado, Brother Early Seven Spikeland, at sa inyong lahat mga patid na narito ngayon upang magtungay sa ating pong napanunapagsa na pag-aralan po natin upang tayo po ay maging handa sa huling kapanahonan nito. Okay, ganyan din po kay sa akin pamangking kay UL, diyan po sa YouTube. Okay, maraming salamat po sa inyo. At ganyan din po kay Brother Jason Yula. Okay, at tayo po magsimula na po sa ating pag-aral. At bago po tayo po ay magsimula, ay tayo muli po ay mandalangin upang tayo po ay gabayan ng banal na Espiritu sa gabi. Okay, magandang gabi din po kay Sister Rufa Modesto. Okay, tayo po ay muli ay mandalangin upang tayo po ay
gabayan ng banal na Espiritu sa gabi ito. Aming dakilang Diyos, aming tagapagligtas. Wala po kaming kakayanan sa aming sarili, kundi aming pong hiling, Panginoon, bawat isa, na kami po ay magkaroon po ng karunungan mula sa iyo upang kami lahat, Panginoon, maghanda, upang walang mawaglit sa amin, kundi makita po namin ang kalagahan ng panahon nito. Ito po ay aming dalangin sa gabi ito sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Okay? Ayan. Okay, at thank you so much po, Ma'am Liza. Praise be to God for allowing you to share the present truth. God is so good. Thank you po, Elder Mike. Thank you so much din po. Okay, thank you din po, Elder Rome Corrales. Masaya po mga kapatid, no, na tayo po ay nagkita-kita. At isa po ang ating pintig ng puso ni God mo sa gawain, Panginoon. At kanina po ay tumawag si kapatid na Elder Robert Abiles. At tayo po ay nagmabilis na gumawa po ng slide. Just only for 1 hour and 30 minutes. In the making, para po ay ating po may pahayag sa gabing ito. Actually po, meron po tayong slide na prepare. So, subalit ay malaga po na pag-aralan natin ngayon, nangyayari ngayon, upang makita po natin lahat, mga patid, yung kalagahan po maghanda at pagbigay po ng mensahe sa lahat po ng tao upang sila po maghihandaan this last days. Ano po? Okay, tayo po ay magsimula na po sa ating pong pag-aral sa gabing ito. Okay, ang ating topic po ay War and Last Days. Okay, diyan po si screen ating pong pahayag sa gabing ito. At ngayong gabi po ay makita po ninyo ang ating po pag-aral na talaga bang tayo po ay nasa huling kapanahonan nito. Sapagkat meron pong nagsasabi na ang ika po nila po ay kailangan po muna mangyari ito. Later po mga patid ay ating pong pag-aralan. Okay, at akin pong i-releasein niyo po mga patid yung mga gandang message sa gabi ito. Okay, i-share po natin, just in screen. Okay po, ito po ay gagawa lang po natin. At kung maganda po ay makasali po si Elden Well sa gabi ito upang tayo po ay pag-usapan po natin yung mga bagay ito. At sa nais po magpasok po sa ating pong talakayan sa gabi ito, just inform me and chat me personally para po ibigay ko po sa inyo pong link sa gabi ito for those who are interested to join in this live broadcast sa gabi nito. Yes, kay kamag-anak yata ni Brother Aham si Brother Jim or Kuya Jim Dillion. Salamat Ark at na-bless ang Iglesia ng Kalawakan na buksan ng kamalayan ng mga kapatid sa amin sa pagdala ng Panginoon sa inyo. Yes, that is glory to God, mga kapatid, na pinupuri natin, Panginoon. At tayo po ay ginagamit. Alam po ninyo mga kapatid, no? Ako po niniwala kapag hindi po tayo ay nagbusa o tayo po ay magpasakop sa Panginoon upang ibigay po ang mga bagay natin natutunan sa pag-aral po ay mayroong ipapadalang Panginoon. Kaya po ay nagpasalamat tayo sa Panginoon na tayo po ay nabigyan po ng mga bagay nito upang hindi natin sarilinin kundi ibigay po natin upang marami po makinabang at maging handa sa last days nito. Okay, kaya po ang ating mga slide ay hindi po natin po yan tinatago at kundi po ay natin ni-share sa lahat po nais po magiging watchman na magiging tagapagsigaw ng kabalita sa huling kapanahon nito. Okay, yan po sa screen. Yan po ang ating topic natin pag-aralan sa gabing ito. At kung dyan po si Adenuel, pasok na po kayo upang ating pag-aralan po ang mga bagay nito sa gabing ito. War and Last Days. Okay, at next slide po ay ating pumbuksan at tingnan po natin. Okay, next. Okay, at ito pong video nito po ay nais ko pong i-share sa inyo. Okay, at ito po ay nangyari po kanina lamang po. Okay, ng umaga. Early in the morning at kagabi po nakita ko po yung news na mayroon pong threat galing pang Iran at ito po ay nilabas po sa iba po mga media outlets na mayroon pong pagsalangkay through missiles or ballistic missiles and drone from Iran. At ito po ang nangyari kanina po para po sa ating lahat. For your information. Panoorin po natin mga video nito. Ano ba? Sumarta! Ano ba? Sumarta! Ano ba? Ano ba? Ano ba?
Ano mo kaso ko na rin? Kaso ito! Okay, next video mga patin. Okay, next video. Okay, makita po ninyo mga patid, yan po ay nangyari lamang po kanina umaga. At naisip pong pag-aralan po natin no, yung mga bagay nito. Dahil po marami sa atin po ay, ikaw nga po ay, hindi natin nakita yung significance ng mga bagay ito in relation po sa ating paghintay sa Panginoon. Yes, alam po natin ang signs po nito. Isa po sa mga sign na banggit ng ating Panginoon in the book Matthew 24 verse 7. Atin pong basahin at itry po natin yung gabi at ating pakita po sa ating screen. Dahil po ay hindi naman kahaba pong ating pong talakayan sa gabi nito. Just to give you the exact or the timing of preparation this last days. Okay, in the book of Matthew 24 verse 7, balikan po natin verse 6 mga atid. No? At po ito nalakay natin noong Saturday dyan po sa Caloocan Center. Okay, lo and behold, ito nga po nangyari after po ng ating pinag-aralan, Edorom, no, and Brother Ham doon sa Caloocan. At tinan po natin mga patid yung ating screen. At ito po sa ating screen mga patid yung talata. Sabi po ng Matthew chapter 24 verse 6, dyan po ay meron pong English and meron pong Tagalog. And akin pong basahin po yung asalin po sa Tagalog. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw na mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong maggulumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari dadapo at hindi pa ang wakas. So ibig sabihin po, kung titingnan po natin yung pagkahanay ng salita ng ating Panginoon, isa sa mga bagay, actually po sa verse 4, tayo po ay pinapayuhan na mag-ingat sapagkat mayroon pandaraya. But I want you to focus, mga patid, dito po sa verse 6 and onwards. Okay, para makita po natin yung kalagahan po ng talata na binigay sa ating Panginoon in order for us to become ready in these last days. Okay, binabanggit po ng verse 6 na mayroon pong digmaan at mga alingaw-ngaw. Tingnan po ninyo, balikan po natin maya ang text na yan and we will go forward sa next na verse, verse 7. Balikan po natin in just few seconds. So verse 7, ito pong sabi ng Panginoon, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang karian laban sa karian at magkagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Pansinin po ninyo po yung pagkasulat. Doon po sa verse 6, kung ating pumbalikan ay binabanggit po yung dalawang entity lamang na events. And that is war and rumors of wars. Ika nga po dyan sa screen ay yung alingaw-ngaw at yung digmaan. At sinabi ng ating Panginoon, yung dalawa pong events nito ay lilipas at hindi pa yun ang wakas. Okay, at ang verse 7, binabanggit doon yung several events. Okay, yung makikita po natin dyan sa ating screen ay napaganda po sa English sa may King James Version. Ay binabanggit na ganito po, no, for nation dahil. Kaya po yung, tinapunin niyo po yung ano, verse 6, balikan natin. Is not yet. At pinasok po yung verse 7. Actually po, in original Greek, wala pong verses po yan. It's just happened. Ito po ay nilagyan po ng mga pari ng verse po yung bawat baga po ay parang
ginawa nilang verses para madali po ma-memorize dahil nga po mahaba masyado, para madali din natin ang pag-aral pong Biblia. At yung salita pong not yet or hindi pang wakas, nasundan po ang salitang ito sa verse 7, sapagkat. So ibig sabihin, yung pong rumors of wars, hindi pa yun ang wakas. Subalit kailangan po mangyari. At doon po sa verse 7, sinundan po ng salitang sapagkat, for, ang ginamit po sa English. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kariyan laban sa kariyan at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. In this context, nabasa po natin mga kapatid, makita natin, ang sabi ng Panginoon, okay, kapag nakita ninyo po yung merong gera, merong rumors of wars, yan ay kailangan lumipas. Talaga mangyayari yan. For example, bigyan po natin halimbawa, yung Gulf War, 1990s po yun, Vietnam War, yung World War II, yung Korean War, at iba pong mga war nangyari na kung saan po sa iba't iba pong mga bansa ay makita natin mga patid na lumipas po mga bagay na yon, ngunit hindi nakita natin yung kagaya po ng mga events na binabanggit po ng verse 7. And if we are going to search carefully at tingnan po natin yung ating kalagayan ngayon, eventually, we realize na yung pong events na binanggit ng ating Panginoon sa verse 7 ay nangyari ngayon. For example, ano po mga events yun, Brother Myton? For example po, for nations rise against nation and kingdom against kingdom. So, binabanggit po ng ating Panginoon na ito pong mga bansa laban sa bansa at laban sa karyan ay nangyari sa ating ngayon. Okay, for example, okay, tingnan po natin para po ay maging malinaw sa ating lahat mga kapatid. I would like na tayo po ay magtapos sa gabing ito. Nakikita po natin yung mga bagay nito in relation po sa ating preparation these last days. Okay, ano po yung mga events na makita natin ngayon? For example po, binabanggit sa Biblia mga kapatid, ano po? Ng ating Panginoon na laban-laban po sa bansa sa bansa. At mayroon pong famines. Okay, alam po natin mga kapatid, no, sa gabing ito, isa po sa dahilan po na magkaroon po ng famines because of war and of course ng calamities. At magkaroon po ng mga salot or pestilence. Earthquakes. At take note po ninyo mga kapatid, yung salita na ating ginamit ang ating Panginoon Jesucristo. In diverse places. So ibig sabihin, hindi po natin pwedeng tingnan lamang sa isa pong bansa katulad ng Pilipinas. Dahil hindi naman lahat po nakikita natin ngayon yung effect nito. Of course, we experience earthquakes and some areas po ng famines or nagtagtuyo po ngayon dahil po sa matinding init. Pero kung in context ng ating tinan, in diverse places, makita po natin mga kapatid na nangyayari nga po itong mga bagay nito sa ating kapanahonan. At kung ating pong sundan ang next, mga kapatid, no, next po na talata, na ito po ay sinundan po, mga kapatid, ng salitang gito ng ating Panginoon. Verse 8, all these are what? The beginning of sorrows. Ito po ay sabihin, that of what? Yung kadugtong po ng verse 7. Supposed to be po ang 7 and 8, magkadugsong po yan. That of what? Ang lahat ng mga bagay nito ay siyang pasimula ng kahirapan. In what sense po ng kahirapan? Of course, makita po natin, yung salita pong kahirapan, pwede po yan ay ma-attach doon sa trouble. In a sense na maranasan po yung kahirapan na ang tao po dahil po ay sa kawalan ng pagkain, nakita po natin mga patid na share po natin sa ating kanina po. Yung mga tao po sa may gasa ay sila po ay hindi ko nasama nga dito mga kapatid. No? Ay sige po i-share po natin, no? Try po natin. Na kung saan po ay marami po ang iba po sa atin po ay umiiyak. Lumuluha, nakita po yung kahit lalaki, sila po ay nagko-komento, naiiyak po sa kalagayan po ng ating mga kababayan o ating mga kapatid, kapwa-tao, na nangyari po dyan sa may Gaza.
Okay, try po natin pakita ngayon mga kapatid. Diyan po sa inyo pong screen. Para po makita ninyo mga kapatid yung mga talaga nangyayari ngayon. Okay na. Na ang kaaway po ay ang nais po niya po ay pagdanak ng dugo at kahirapan upang kanya pong iatid ang kaisipan na ito po ay kagawa ng Diyos. Ngunit ito po ay kagagawan ng kaaway. At atin pong share sa gabing ito mga kapatid. Diyan po sa screen. I-try po natin pakita. Okay, dyan sa screen po. Ito po yung isang video na kung saan po ito po ay scene na nandyan po sa lugar po ng Gaza. Mga tao po ay libo-libo na kung saan po ay makita natin mga kapatid ang kanila po mga mukha, kalungkutan. Nang dahil po sa nangyari po ng October 7 last year, ganyan po nangyari sa nila. Na wala silang kamalimalay. Ang iba po, of course, alam po natin na meron pong alam sa mga nangyari. Ngunit majority po ay wala pong kamalimalay sa magiging kahinatnan po nila sa mga panahon dito. At hindi po yung Ukraine. Kaya sabi po ni, ni Elder Rome, no? Today, it monitors more than 100 armed conflicts and provides information about parties, the latest developments, and applicable international law. Some of these conflicts make the headlines, others do not. Some of them started just recently, while others have lasted for more than 50 years. Tama po yan, Elder, no? Sa inyo pong statement. Now, tingnan po natin mga pati yung next, no? Ito din po ay sa Gaza, makita po natin dahil po sa gera, marami po mga tao po ay nasawi. Na sila po ay marahil iba po ay mga inosente na hindi nila po ninais mangyari po sa kanilang buhay. Ngunit naranasan po nila yung lupit po ng kasalanan. Ay, hindi pala makita sa screen. Sorry po. Okay, ito po yun. Sorry po, no? At hindi nakita pala. Sorry po. Okay, balikan po natin. Ito po kanina mga kapatid. Makita po natin dyan sa screen. Okay, yan po ay mga tao na ikipit po sa gitna ng gera. Na hindi po nila ninais, ngunit naranasan nila mga kapatid. Next slide. Na kung saan po ay merong nasasawi. Bagamat hindi nila kagustuhan, ngunit sila po ay iniipit sa sitwasyong ito. Alam po ninyo mga kapatid, no? Noong ating Panginoon po ay nakita po ang destruction of Jerusalem. Doon po sa Matthew chapter 24, tingin po natin mga kapatid, no? At buksan po natin ating Biblia. Nang ating Panginoon po ay naroon po sa Mount of Olives. Ang ating Panginoon po ay umiyak. Ang ating Panginoon po ay umiyak sapagkat nakita niyo po ang kalagayan po ng tao. Okay, at tingin po natin exact verse mga kapatid, no? So makita natin mga kapatid sa gabing ito. Sino ba sa atin makita na matiis natin ang kalagayan nito na naway dumating ang Panginoon? Wait lang po ata. Atin po kita po ang screen. At itong mga patid na kung saan po ay nakita natin, na kung saan po ay nakita sa ating Panginoon yung events nito upang tayo pumaghihandaan these last days. Ano po? At tuloy po tayo sa ating pag-aaral sa gabing ito. Okay, tingnan po na balik po tayo sa ating pong screen.
sa ating pong slide. At doon po sa verse natin pong binasa. Tingnan po ninyo mga kapatid. Next na talata. Verse 9. Ang sabi nito, they shall, pagkatapos po ng verse 7, yung ginamit ng ating Panginoon salita po ay yung salitang then. If you are going to use the word then, ibig sabihin po, right after ng event, ito po yung kasunod. Ulitin ko po. When you are going to use the word then, ang ibig sabihin po noon, right after ng iyong ng ating kwento o yung kwento ng ating Panginoon, ito po agad mangyari. At ang sabi ng Panginoon ganito mga kapatid sa inyo sa screen, ano po? Kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapighatian. At kayo papatayin at kayo'y kapuputan ng lahat ng mga bansa dahil sa akin pangalan. So, yung event nito ay ipinakita sa atin, ano po? Na ito po ay sa panahon po ng kabagabagan or tatawag po natin time of trouble. Na ito pong event nito ay sa pangyayari po na uusigin ng bayan ng Diyos. At kung tuloy po natin ang talata, yung verse 10, at yung salita pong ginamit uli ng ating Panginoon, and then, ibig sabihin ito uli pong kasunod, and then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. This event, mga kapatid, ay mangyari po sa panahon na kasunod-sunod po yung event nito. And sabi nga po ng Pessimist Volume 9, great changes are soon to take place in the world and the final movements will be rapid ones. At darating po ang panahon ng little time trouble, sa panahon po ng little time trouble ito mga kapatid, ay darating po yung mga false prophets, even Satan, ay siya po mapakita just to deceive even the very elect. At dahil po sa panahon niyan, marami po ang masama ay magiging masama. At ang pag-ibig ng tao po ay magiging malamig. At ang verse na sinabi ng ating Panginoon, but he that shall endure unto the end. Kaya po sabi po din ng Revelation chapter 12 verse 10 ang pagtitiyaga ng mga banal. Na tayo po ay natili na kumakapit sa pangako ng Panginoon ay siyang maliligtas. Kaya sabi ng Panginoon, bagong lahat. Ito po yung pag-usapan po natin mamaya. Kaya po, ang sabi ng Panginoon, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for witness unto all nations, and then shall the end come. Mga kapatid, sa gabing ito sa ating pag-aaral, nawa po ay tayo po ay magkaroon po ng pagkaunawa regarding po sa mga bagay nito. Na tayo po ay hindi po sapat na tayo po ay nakalam, and then we will do nothing but use our effort, our social media to give the last day's message in this end time. Okay, now, let us move forward and go to next slide, mga kapatid. Okay, next slide. At ito pong sabi ng isa pong article na The Telegraph, ito pong sabi nila. Okay, magandang gabi po, Ate Jo. Okay, now, ayon po sa The Telegraph, Ebrahim Raisi, the Iranian president, has warned Israel against retaliatory attacks. Pag sabing pong retaliatory, ibig sabihin po pagiganti. Or pag-response regarding po sa attack na kanila pong ginawa. Iran vows stronger response to any reckless Israeli move. If the Zionist regime or Israel or its supporters demonstrate reckless behavior, they will receive a decisive and much stronger response. So ibig sabihin, ay makita po natin yung threat. If the Israel going to respond this war or this attack by the Iran also will respond regarding with the strike na ginawa po ng Iran or ng Israel. Okay, now let us continue. Kung tingnan po natin mga patid, yung aklat po ng Revelation chapter 7 verses 2 and 3. Ito po sabi po ng Biblia, Revelation chapter 7 verses 2 and 3. I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God, and he cried with a loud voice to the four angels. Alam po ninyo, mga kaibigan, mga mimahal ko, kung ating pong balikan po ang
Matthew chapter 2, saan po galing po yung mga magi o mga wise men? So let us turn our Bible. Bigyan po natin, no? Tingnan po natin sa ating pag-aaral sa gabi ito. You can see the beauty of the Bible na inyo po ma-appreciate na kung saan po ay meron po sila pong mga ugnayan sa bawat isa. In the book of Matthew chapter 2 verse 1, ito po ang sabi po ng banal sulatan. Tingnan po ninyo. Now when Jesus was born in Bethlehem, yan po sa baba po yung Tagalog, ano po, of Judea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem. Sa po galing? And in the east, from the east. Hindi sila po tumungo sa Bethlehem. Now, tingnan po ninyo po, ano pong ginawa po ng mga wise men during this time? Sa panahon po na yan, mga minamahal. Ang ginawa po ng wise men is to give the warning message, the great hope na dumating na po ang tagapagligtas. I have already a message regarding with this at when nagkaroon po ng loose po ang pandemic, I used to do the sermon regarding with the events of Matthew chapter 2. Na kung saan po ay pinag-araling lingkod, actually po ito po ay narinig ko way back, ako po ay nasa elementary days. Na isa pong message na kung saan po ang event po ng Matthew chapter 2 or yung First Advent, ang kanya pong application ay mauli po sa application po ng Second Advent. Now, I will drive you doon po sa situation po ng mga wise men. Noong mga wise men po ay coming from the east, nang dumating po sa Jerusalem, nawala po paunti-unti at naglaho po eventually itong star na guide po nila. And this star, ito po ay sa ibang salin po, isa po, tingnan po natin ang Greek. Ito po mga wise, ito po ay mga astrologers din. Magi or astrologers, yun po kanilang profession. So, ibig sabihin po sila ay they're studying about stars. At nakita ng stars nito po ay hindi po baga po ay kasama doon sa nipong pag-aaral, biglang lumitaw. And if we're going to study the prophecy, nagbigay sila ng information that there is something about the star. And somehow, it caught their attentions because they are studying also the book of Daniel and the book of Genesis and other aspect po na nabanggit po na regarding with the coming Messiah. Nang punta sa Jerusalem, itong star nito bigla po naglaho. So they thought when they reached Jerusalem, the whole Jerusalem or the whole people of Israel already knew na yun po Messiah na hinanap po ng mga magi o ito po mga astrologers o wise men ay alam po nila kung saan po ang sanggol. When they asked the first person, nagulat po. And then they went forward and asked again another person until the message reached to Pero and to the Pharisees and Sadducees. When Pero received the message, ang ginawa po niya, tinawag niya po yung mga scribes. And eventually, actually po, sabi po na Matthew chapter 2, verse 3, he was troubled. Sino po si Pero? Pero nga ba? Pero pala ay Egypt, no? Herod troubled and all Jerusalem with him. So, ibig sabihin po, during that event, that time, na-troubled siya, nagulat. Bakit merong isang entity from the east? Okay, take note the word east. Ayun ka lang pong pinanggalingan. Give the message about the Messiah or the King of the Jews.
Eventually po, ito pong story nito ng Matthew chapter 2 ay turned down po ng mga leaders of Israel, the religious leaders, the rabbis, the Pharisees, the scribes. Nasabi nila, bakit paniwalaan natin o paniwalaan ninyo yan, mga yan? Hindi naman pag-aral po yan ng ano, hindi naman pag-aral yan ng School of the Jews. Hindi rin nakaaral ng Torah. Hindi rin siya tuli. Why you need to believe them? Sabi nila po ay, maniwala kayo sa amin. Ang king na darating ay, ito yung kanila pong ideal na king. So they have the ideal king na darating, but they didn't study carefully about the book of Isaiah. Now, dahil na-turn down nila, nangyari po sa mga magi, tumalikod. And nang sila po tumalikod, it is the story from the story of Jesus and from these other ages. Tumalikod dito po mga magi, and then eventually, sabi nila, mali ba tayo? Bakit tayo lang nakalam na mayroong Messiah na pinanganak? Ano ang nangyari? Sila'y malungkot na nagdilakad palabas ng kung saan po sila po ay naroon. Nang sila po ay palabas na lungkot, bigla pong lumitaw ang bituin na guide sa nabi. Alam po ninyo mga kapatid, that we believe as the Seventh Adventist, as the true church. Nang stars po na yun is the sign of the Messiah na siya po ipinanganap. Tingnan po ninyo ang verse 10. Nung makita nilang star na lumitaw muli, there is a great joy in their hearts. Kung ating basahin po ang verse 10, ito po pakita natin sa screen. You will see mga patid, verse 10. Ano po yung narasan nila? I hope mga patid, ito din po ang kalagayan po natin bilang Seventh Adventist. Habang tayo po ay naghintay sa Panginoon, when we see the signs, makita po natin na tayo po'y magagalak. Like this. Ano pong sabi po ng Matthew chapter 2 verse 10? When they saw the star. Nawala po, di ba? When they saw the star, nakita muli nilang star. They rejoice with exceeding great joy. Alam po ninyo kung tingnan po natin yung words na ginamit. Napapaliwanag po ni Matthew. Super, superlative na kasayahan po nakita nila. Why? Dahil tama sila. Hindi sila nagkakamali sa kanilang pag-aaral na dumating ng Messiah. Dahil nung nawala ang star at ni-ignore ang message sa dala nila, nagtatanong sila, sila po ay biglang nalungkot at sila po ay nais sumuko. Ngunit ang Panginoon nag-guide sila. This wise man, alam po ninyo po yung salitang wise man, dalawang bagay po na ginamit yan po sa New Testament. The wise man and the wise virgin. Bigla sila pong naging masaya. Sabi nila, ito yung mga bagay na pinag-aralan natin, tunay na talagang ipinanganak ang Messiah. At ang star nito po ay nag-guide sa nila, at sila po'y nakarating doon, mismo sa lugar na kung saan pong sanggol. The same manner with us in these last days, bilang mga kapatid ko, nag-aaral po ng prophecy at nagmamahal po sa paghanda at nangangaral at the same time, binubuklat ang prophecy na nais po malaman kung ano po mga ibang signs na muling pagparito ng Panginoon. That is also the experience of the wise man during the time of Jesus Christ. And you and I, ito din ang experience natin sa panahon ito, hindi po gumagana po yung takot, kundi ang kasiglahan, ang kasiyahan, sapagkat nakikita natin ang fulfillment ng prophecy na tunay na malapit na dumating ang ating Panginoon. Kaya po, ang kaibahan mga patid sa panahon nito, maraming natakot when they heard about the message, dahil sila po ay nabibigla at nagugulat
na itong mga bagay nangyari ngayon ay hindi nila akalain na sobrang malapit ang pagdating ng ating Panginoon. But when we use to study the spirit of prophecy at minamahal natin ang salita ng Panginoon, we can have this capacity na merong instead of fear, we have this capacity katulad po nangyari po ng mga wise men, the joy, exceeding great joy na sa ating puso. Tingnan po ninyo, mga mahal, dyan po sa inyong screen. Revelation chapter 7, verses 2 to 3. Saan po galing po ang hell? From the east. The message from the east, saan po magagaling ating Panginoon? From the east. The salvation will come from the east. The message will come from the east, from the presence of the angels to guide his people to give this last day's message. Na ito po'y nakita ni Juan, na yung mga anghel nito, nang galing po sa east, having the seal of the living God, sila po ay may dala pong selyo ng Diyos ng buhay. At sila po ay sumisigaw ng malakas na tinig sa apat na anghel. Ang sabi po ng sealing angel, huwag mo nang pakawalan ang ihip ng hangin sa apat ng sulok ng mundo. In other words, sabi niya, huwag mo nang bitawan ang mga nangyaring crisis ngayon. Yung gera ngayon, pestilence ngayon, yung famines ngayon, at ibang-ibang mga bagay, earthquakes in diverse places na magiging malala hanggat hindi nasilyuhan ang lingkod ng Diyos na lang noo. Kaya po nakita natin ngayon, later on you will see mga patid yung ating pag-aaral sa gabi nito. Yes, exacto, exacto po, Brother Rome. The wise men and the wise virgins, na sila po ay merong paralism in character. The wise men, they are studying the prophecy diligently. The wise virgins, sila po ay merong dalang langis. At sila din po ay merong ilawan. Remember, the 10 virgins, meron po silang ilawan. But the problem with the foolish virgins, they have no oil. Take note, mga patid, read your Bible in the book of Matthew 25. Because this is the only verse in the Bible, in the book of Matthew 25, na meron ng pong kwento regarding sa 10 virgins. If you review this text, yung Matthew chapter 25, you will realize, akala ko noon, nung akin po napakinggan po, na hindi ko binabasa pa siya ng malaliman. Actually po, mayroon akong segment po yan na na-lecture ko po one time dyan po sa may Norsagaray. Tama ba yun? Yung Norsagaray? Okay, church, regarding with Matthew 25 na kanyang fulfillment. But I didn't notice exactly the message, but kaya po mga patid, yung life po ay progressive. Nung binasa ko uli regarding with the significance of study and yung karakter po ng wise virgins and foolish virgins. The foolish virgins, they have lump but they have no oil. But the wise virgins, they have the lump and they have the oil. Ano po yung significance or yung nagde-denotes po yung lump? Remember in the book of Psalms 119 verses or verse 105. Yung salita pong lamp o yung ilawan, ito po yung salita ng Diyos. Lahat po tayo mga wise virgins. Yes, we have the Bible. Lahat po tayo, yes, of course, hindi natin po i-deny po yan. Lahat po tayo nag-aral. We receive the light from the Bible. But the thing is, half of these virgins, the foolish, ay hindi po na-apply yung bunga ng banal espiritu. Remember the one po nang gibigay po ng enlightenment about this, the testimony or the spirit of prophecy is the Holy Spirit. We cannot be able to understand the subject ng prophecy unless we have the Holy Spirit. Because the Holy Spirit, siya lamang po ang magbibigay po ng karunungan sa atin. Now, let us pray. Dear Heavenly Father, we come now to your throne of grace and ask, Lord, we would like to ask for the Holy Spirit. Fill your feet, people. Breath the Spirit of God upon each one of us that we can receive the right answers to our question and the right preparation these last days. In Jesus' name we pray. Amen.
Okay, let us continue mga kids sa ating pag-aaral sa gabing ito. Okay, next night. Okay, now. In the book of Maranatha, page 243, paragraph 2 and 3. Ulitin ko po. In the book of Maranatha, page 240, paragraph 2 and 3. Everything in the world is in what? An unsettled state. Yes. Yan po ang nangyari ngayon sa ating kapanahonan. Hindi mapakali ang bawat bansa. Meron pong groupings. Meron pong pangyayari na kung saan po ay sila po ay nag-grow ng groupings. When it terms of economics, nandiyan po ang BRICS, and then dyan po yung G20, na sila po ay nag-groupings in terms of economics dahil po ay merong threat regarding with collapse of economy. And there is also a threat of war. Lately po ang nagkaroon po ng triad na pagkakaisa ay ito pong Pilipinas, Japan at United States of America because of ginagawa po ng China laban sa Pilipinas. The nations are angry and great preparations for war are being made. Alam po ninyo pong salita pong nations are angry. Ito po ay nabanggit ang ating Panginoon in the book of Revelation chapter 11. Tingnan po ninyo mga patid. We will study carefully at bawat text na binabanggit po ng Biblia at ng Spirit of Prophecy ay hatingin sa Panginoon upang tayo po gabayan at makita po natin yung light po ng paganda in these last days. Turn your Bible, okay, at inyo pong pwede pong isulat sa inyong mga papel in the book of Revelation chapter 11 verse 18. Okay, tingnan po natin, pakita natin sa screen. Revelation chapter 11 verse 18. Ito pong sabi ng Biblia. Diyan po sa screen. Tingnan po ninyo po, ah. Okay. Anong sabi po ng Maranatha? The nations are angry. Okay? Tanda po natin, the nations are angry. Now, let us turn our Bible in the book of Revelation chapter 11 verse 18. Tingnan po ninyo po ang binanggit ng Biblia, ng ating Panginoon. And the nations were angry. And their wrath is come. Kapag ang mundo po ay nag-aalit, okay? Nangangalit ang mga bansa at dumating ang iyong puot. Okay, balikan po natin yung ating binabasa. The nations are angry and great preparations for war are being made. So ibig sabihin, kung tingnan po natin Biblia sa ating context na ating pinag-aralan sa gabing ito, it's saying that we are nearer, okay, tuloy po natin muna ang text na ito, and the time of the dead and they should be judged. Okay, ito po yung patay na kung saan po ay ito po ay mag-close na po yung tatawag po natin na judgment for the dead. At magsimula na po yung judgment for the living in the final moments ng world history before the final close of probation. And that thou shouldest give reward unto thy servants, the prophets, and to the saints, and them that fear thy name, small and great, and shouldest destroy them which destroy the earth. So ibig sabihin, mga mahal ko, ito po yung time nito na makikita natin na binabanggit na setang and the nations were angry. It is the moment na patay po yung nalalapit doon sa time po ng great time of trouble. Okay, let us continue and read the speed of prophecy. The nations are angry and great preparation for war are being made. Ibig sabihin po, nakahold po ang four winds. Okay, you will see later on, dyan po sa bandang baba. Because they are still preparing for war. Nations is plotting against nation and kingdom against kingdom. The great day of God is hastening greatly. Ibig sabihin po, yung dakilang araw ng Panginoon is hastening greatly. Remember in the book of Joel, binabanggit po yung great day po niyan. And even in the book of, sige po, dun tanan tayo po sa may akla po ng Peter. Okay, in the book of 2 Peter, atin pong basahin mga mahal ko. 2 Peter, ito pong sabi po ng Biblia, wait lang po ha.
Okay, 1 Peter pala po, sorry. Okay, at review natin may again. Okay. Doon pala po sa may, 2 Peter chapter 3, verse 12. Okay, tingnan po natin. At titingnan po natin doon sa book of Joel. Okay, tingnan po natin in the book of 2 Peter. Okay, verse 12. Okay, ito po sabi po ng Biblia. Okay, we will jump sa verse 12. Lito sa Joel. Ito po sabi po ng Biblia, mga kapatid. Okay, just a screen. Looking for and hastening unto the coming of the day of God, where the heavens being on fire shall be dissolved and the elements shall melt. I mean with fervent heat. Okay, in the book of Joel, tingnan po natin. We'll open my Bible first para po tatama po ng ating pong pagbukas ng Biblia. In the book of Joel, ito po ay binabanggit. In Joel chapter 2 verse 31. Okay, Joel chapter 2 verse 31. Okay, tingnan po natin Joel chapter 2 verse 31. Ito po sabi po ng Biblia. Okay, tingnan po ninyo yung sabi po ng Biblia. Verse 31. Sabi ganito, the sun shall be turned into darkness and the moon into the blood before the great and the terrible day of the Lord come. Ibig sabihin po, yung great and terrible day of the Lord, ito po ay yung second coming ng ating Panginoon. Okay? So the great day of God is hastening greatly. Yung pagdating ng Panginoon ay nagmamadali. Take note, mga kapatid ko, yung salita po ginagamit ng Spirit of Prophecy. But although, subalit, yung sabi po niya, the nations are mastering their forces. Sila po ay nag-ready, yung mga bansa, para sa gera. At pagdanak ng dugo, ang utos ng hell ay nariyan pa rin. Na kanya pong pigilin ang apat na hangin hanggang masilyuan po sa noo ang lingkod ng Diyos. Ibig sabihin, mga patid ko, sa gabing ito sa ating pag-aaral, kahit po nakita natin ngayon na parabagang sila po ay magkaroon po ng pagliyab ng gera worldwide. Ang sabi ng Spirit of Prophecy, even the Bible, in the book of Revelation chapter 7, pinipigilan po yung events na ito dahil hindi pa po tapos ang pagsaselyo sa bayan ng Diyos. Kaya po, kapag hindi pa po na buo ang image of the beast, okay, ito po ating linawin, mga patid, sa gabing ito. Okay. Ito po, para po sa nag-aaral po ng Spirit of Prophecy, hanggat hindi pa po nabuo ang imahe ng hayop, hindi pa po unti-unti ilus ang four winds. Kapag dumating po ang pagbuo ng imahe ng hayop, magsisimula din po ang pagsiselyo sa loob ng bayan ng Diyos. Magsisimula. And that is, mabasa natin sa book of 1 Peter chapter 4:17. Dahil masisiluhan muna po ang 144,000 sa loob na iglesia, at kapag na-receive niyo po ang seal of God, they eventually they receive the latrine after po ng revival and reformation. At yan po ay maging mabilis ang kaganapan. Kaya sabi po ng Speed of Prophecy na ating pag-aralan last time dito po sa ating talakayan. I know, I hope and pray na hindi pong nalala, sapagkat ang little time of trouble is very short. And the time of great time of trouble, according to Revelation chapter 18 verse 8, ay na papaloob sa isang taon. Okay, sabi po dun sa Tagalog, sa loob ng isang taon. O loob ng taon, isang taon, or
in one day sa English po mga kapatid. Sa loob na isang araw sa Tagalog. So makita po natin, ito po yung gaganapan nito will become rapid. Pero ang kagandahan mga mahal ko sa gabing ito. Kaya po pinag-aralan natin ngayon yung nangyaring war ngayon. This war, if we believe that we are living these last days, it will not stop until Jesus will come. Take note mga patid sa gabing ito. For those who are studying the prophecy, read last day events. These troubles and war nakita natin ngayon. If we are really living these last days, this war will not end until Jesus will come. But the intense of war will become what? Will become greater and greater until Jesus will come. Okay, let us continue the next paragraph. As yet the four winds are held until the servants of God shall be sealed on their foreheads. So sabi niya, pinipigilan yung apat na hangin para po ay bigyan ng pagkataon, masiliwan muna ang bayan ng Diyos. That is God, that is how great is our God. Na hindi niya po ipapahamak ang bayan, kailangan masiliwan muna, kailangan malaman muna kung sino ang aking tunay na anak. Na akin ito bago mangyari yung last day movements. At kung masiliwan po, sabi dito, yung bayan ng Diyos, yung kanyang mga lingkod, then the powers of earth will marshal their forces for the last great battle. Ibig sabihin, ang tanong po kanina sa inyong lingkod, Brother Myton, ibig sabihin ba, ito po ba ay, ano sabi kina ni Nanay Uy, na yung gera ay mapatuloy or hindi hinto? Mga patid, mas matindi po pagdating po ng Great and Trouble. Naka-hold po ang four winds ngayon. Kaya po ang nais sa Panginoon, bigyan po tayo ng kalaman these last days. And God will send His servants, the watchmen in these last days to blow the trumpet para po ang hindi lamang po sa loob ng iglesia. Of course, mga patid, alam po ninyo yung aklat po ng Romans chapter 1. Okay? Hindi ko nabuksan ang aking screen mga kapatid sa aking Bible, but I would like to read. In the book of Romans, actually po ito po yung pattern din in these last days when it comes to giving the importance message about the prophecy. Tingnan po ninyo mga kapatid. Romans chapter 1 verse 16. For I am not ashamed of the gospel sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at ngayon din sa Grego. So ibig sabihin, inuuna po ng Panginoon sa loob. Dahil yung sa loob po, siya po ay meron na pong kaalaman and they already have the knowledge of the truth upang maging mabilis po ang pagbigay po ng mensahe in these last days. That is the reason kung bakit po kailangan magsimula sa loob ng iglesia. Because the church is already equipped. Those who are ready to receive the seal of God, they already have the character ng ating Panginoon and they have studied diligently the Word of God and the Spirit of Prophecy. Yes, Sister Josephine, we should pray together na tayo po ay makasama at tayo po masiluan ng Diyos sa panahon po na darating. That is why the written truth mystery is, alam po ninyo mga kapatid, supposed to be po ay, inisip po ay hindi po ngayon mag-live. Dahil po ay hindi ko tapos pa ito pong message nito. But hindi kaya po ng aking feeling mga tid na hindi po ibigay message nito. Because this message is very vital in these last days. Na malaman natin na meron tayong gagawin sa panahon nito. At ang gagawin natin po, ibigay po mensahe. The message about hope and salvation. Alam po ninyo mga kapatid, marami po sa mga evangelicals. Ang kanilang pong pahayag po ay I fear mongering. Ang lamang mensahe po ay puro nakatakot. But there is no hope. Kaya po ay mag-ingat po tayo sa pag-catch po ng mga message po ng mga evangelicals. Dahil ang punto po nila ay about fear and
yung end time goal po nila, ano tawag ito, yung kanila pong dialogue regarding with tribulation ay kaiba po sa panukala ng ating Panginoon. Na kung saan po ay makita natin na kaiba dun sa blueprint ng Panginoon. Kaya na pahalaga po makita natin ang blueprint ng Panginoon these last days. Na ito po ay speed of prophecy. Focus po tayo sa speed of prophecy in the Bible. Kaya po sa ating talakayan po, binabasa natin Biblia at ganyan din po ang speed of prophecy side by side para makita natin yung relevance and relation parallelism po ng speed of prophecy in the Bible. Because the speed of prophecy is the lesser light leading to greater light. That's why you can be able to understand deeper kapag kinumbine po natin dalawang ito. Okay, now let us continue sa gabing ito, mga imal ko. Okay, now I hope ay nakuha po natin na maigi ito pong ating pinag-aralan sa gabi ito sa tulong po ng Banal na Espiritu. Now, di ba sabi po natin kanina mga kapatid, na bagamat ay nakita natin para po magliliyab ang World War III, bakit ngayon ay hindi matuloy-tuloy? Alam po ninyo mga kaibigan ko, tinan po ninyo news po at binabantayin ko po itong kanila pong sasabihin. Ito pong sabi ng news. During a phone call tonight by US President Biden with Israeli Prime Minister Netanyahu, Biden reportedly said that Israel should consider tonight's Iranian attack as largely unsuccessful and a win due to nothing of value appearing to have been lost and it being a clear demonstration of Israel's superior military capability. So sabi po ni Biden kay Minister Netanyahu ay isipin na lang natin na yung atake ng Iran ay hindi siya tagumpay at tagumpay ng Israel. Dahil wala pong value nangyari pong kanila pong massive attacks. Imagine 200 to 300 po missiles combined kasama po ang drone, kamikaze drone, nagliparan po sa ere. And according to the news, ay kung 300 po or 200 po na missiles, pito lang lumapag. Sabihin natin, Brother Myton, ingatan pa ang Panginoon ng Israel until this time. Yes, I do believe that. And later on, kung mayroon tayong time, bakit iningatan Panginoon ang Israel? And bakit nangyari itong mga bagay ito? Because I do believe in the book of Romans chapter 11 and the book of Psalms 89 ay mayroon pong sinikans ang Panginoon po ay pinapalo pong Israel for them to believe Jesus as the Messiah and dumating niya. And the people of God in these last days to blow the trumpet. If they do not believe, darating po ang panahon ng Panginoon po ay wala na pong magagawasan. Remember, Matid, ito po ay pinag-aralan natin sa lesson, Elder Rom, no? Brother Ehem, si Jen, ng Saturday. Ating po pinag-aralan, ito po yung ating message na karaan ng Sabado. Alam po ninyo mga patid, ito po yung katangian ng ating Jesucristo. Siya talaga po ay Diyos ng freedom. Ang ating Panginoon po ay umiyak. Nakita na po ang Jerusalem po ay in his vision, nakita niyo po kung ano po mangyari po sa bayan Israel. Isang panoramic sa kanyang paningin and he cried at the time. Pero ang Panginoon po ba mayroong ginawa? Upang pilitin po ang Israel to believe sa kanyo pong mensahe na kailangan pang lumikas pag dumating po yung time na yun. No. Jesus didn't force anyone to believe. Gayun din po sa time po ng departure, sa time po ng final call to leave the light cities. God will not force anyone to believe. God will not force anyone to go to the country. Because, alam po ninyo mga kapatid,
malinaw po ang binabanggit ng Spirit of Prophecy. The Spirit of Prophecy is giving us understanding why we need to do so. Kaya po, ako po ay naunawaan ko mga kapatid. Meron po tayong kapatid na, Brother Myton, bakit kailangan natin ng sugurin at ibigay mensahe nito para malaman nila mga kapatid? Hindi po yan punukala ng Panginoon. Ang punukala ng Panginoon, just to give the message, just blow the trumpet. Basahin po natin po yung destruction of Jerusalem. Alam po ninyo mga kapatid, during the destruction of Jerusalem, meron po isang lalaki. For 7 years, siya po ay nangaral. Hindi po niya pinilit maniwala sa kanya. For 7 years, siya po mag-Christian during the time, hindi rin po pinilit nila na lumikas po yung Israel to go to Pella in Jordan. Yung pong naniwala sa misahe ng ating Panginoon ay umalis and pumunta sa Pella. But those who refuse to obey the commands of God, they still rest and believe that God is with them. Naniwala sila na Panginoon po ay sa nila at nagtagumpay sa salaban na pinalis nila si Cestius. But these Christians, na sila naniwala na ito po yung signal na umalis sila. So, lahat po sila umalis. You know what happened? Dumating si Titus. Lahat po naiwan sa city of Jerusalem. Lahat po sila namatay. Lahat po walang naiwan. Even young and old. Lahat po namatay. Meron pong isang significant. Basahin po ninyo po yung destruction of Jerusalem. That is chapter 1 po ng Great Controversy. Wag niyo pong lampasan po yan. The next po basahin po ninyo sa Great Controversy is the origin of evil. Para maintindihan po natin bakit merong Great Controversy. Mayroong pagkakataon po sa loob ng Jerusalem. Nagkaroon po ng revolt because of famine. And there is also incident na minsan po mayroong pagkakataon ng iba po mga Israel na ipit po sa gera nito. They boil, niluto o nilaga nila mismo ang kanilang anak just to survive. Yan po ang totoo nangyari during the time. Please, I beg you, dear friends, read chapter 1 of the Great Controversy. Don't miss it. And the second chapter is the origin of evil. For you to understand this battle. Kasi pag naintindihan natin ang battle nito, eventually maging madali sa atin maunawaan po nangyari sa mundo nito. Read it. And you will see, mga patid, na binabanggit ng Great Controversy that the incident or the situation that was happened during the time of desolation of Jerusalem is only partial fulfillment, and the full fulfillment will be at the time of Great Time Trouble. That is the final phase of destruction na mangyari po na nabanggit ng Daniel chapter 12 verse 1. Okay, let us continue, Matid. Dahil po ay pasarap po ang ating pag-aaral sa gabi. At nais ko pong ibigay sa inyo mga bagay ito upang tayo po ay lahat po maghihanda at makita natin pong significant ng pag-aaral nito. Take note. Tingnan po yung nabanggit po ng article nito. So, isipin mo lang ni Netanyahu na tagumpay tayo dahil hindi nila talaga nawasak ang bayang Israel. Ang sabi po hindi ko na sabihin lahat po ng pinag-usapan niyo sa internet regarding with election this coming November. But later on, I will give you some notes, no? Pakita ko sa inyo po yung ibang pumag-usapan regarding with connection with the election sa US sa nangyay pong gera dito sa may Israel. Sabi ni, in continuation, also during the call, sabi ni President Biden sa kanya, the United States would not participate in any offensive action against Iran. So malinaw na hindi po sasama ang US. Why? Because the four winds are still hold the winds. The four winds, yung angels po nito, the four angels are still holding the four winds. Hindi po mangyari itong war nito na mag-spread over. Because the ceiling is not yet starting at hindi pa rin po nagtatapos. Hindi pa nagsisimula, ibig sabihin, hindi din po siya matatapos pa. Kasi hindi pa siya nagsimula eh.
Kailan magsimula? Kapag nabuo na po ang imahe ng hayop at na kanya pong inilabas ang kanyang kagustuhan, which is the Sunday rest. Siya na po magsimula po ang panumpo ng pagselyo sa bayan ng Diyos. Okay now, let us continue sa ating magana. Kita po ninyo? Okay now. There's another words from the Spirit of Prophecy. Balikan po natin ito pong ating pinag-aralan last time, last Thursday. As we journeyed from Geneva to Basel, we passed through large and small cities, and my meditations were, how are these people in these large cities to be warned? So paano po yung mga malaking cities nito bigyan ng warning? In the vision of John, four mighty angels were shown him as holding the four winds, that they should not blow upon the earth until God's servants are sealed in their foreheads. In the book of Revelation chapter 7 verses 1 to 3, yung po binabanggit, when this work is done, kapag natapos po ang gawain nito ng pagselyo, mangyari po yung ministers of vengeance na mangyayari na po sa panahon na yan. Ano po yung mga bagay na yan? Yes, tempest, gera, thunders, pestilences, calamities. Kaya po ang panahon nito ay tinatawag tayong Panginoon. Nang panahon nito, tayo po ay nasa little time of probation period na tayo po ay gumawa habang meron pa tayong mediator na ating Panginoon Kristo sa loob po ng most holy place. Na siya po ay namagitan upang tayo po ay patawarin at tayo po ay kanyang pong linisin sa ating pong mga kasalanan. Ito po yung opportunity na dapat nating gawin para po tayo po maghihanda sa huling kapanahon nito. At tayo po ay maging isa na maglingkod ng Diyos sa gawain po, nagpagtatapos po ng gawain sa mundong ito. Ikaw at ako ay tinatawag ng Panginoon na gumawa sa kanyang bukirin upang matapos ang gawain nito, mga kapatid. Next. Kaya po binabagit po ng Marata page 259 paragraph 4. After po ng little time of peace, ay ito po yung panahon po na matinding kaganapan na nakita ni Miss White ng panahon na pinakita ng anghel sa kanya. Nandiyan po ang mga bagay na mangyari po sa dating po ng panahon. Lalo git pagkatapos po ng pagsiselyo. Okay, you can read that, mga kapatid, sa inyo pong pag-review. You can screenshot and let on read or find it sa inyo pong Spirit of Prophecy book, online or apps. Kaya po yung binanggit po na marata din po, page 174, and the last scenes of this earth's history, war will rage. Ibig sabihin po, nandyan po ang gera, hindi po mawala. Nandyan din po ang presence po ng pestilence, plague, and famine. At yung pagbaha po ay mangyari po, katulad din po, nakita natin ngayon yung mga property po niyo sunog, mga bahay, mga kagubatan, at mayroong mga pagbaha. Narapat po na tayo po maghanda sa totoong tahanan natin sa langit na hinanda ng ating Panginoon, na yan po yung nasulat sa aklat po ng Juan, ang kapitulo po ay 14, John chapter 14, verses 1 to 3. Now, at ako po'y dinala ang Panginoon dito po sa The Last Crisis ng Testimonies Volume 9, page 11, paragraph 2. We are living in the time of the end. Tayo po namumuhay sa huling kapanahon na nito. At yung propesya na ating nakita ngayon, binabanggit na the fast fulfilling signs of the times ay nagpapahayag po na malapit na po dumating ang ating Panginoong Kristo. Yung mga araw na ito na tayo namumuhay ay napakasolemne at napakalaga sa paganda po natin na tayo po ay magkaroon ng tawag natin na total surrender at meron pong true revival and reformation sa ating buhay. Yung ating karakter po ay numumold na po na rapat sa karakter ng ating Mesiyas Kristo. At yung Espiritu ng Diyos ay unti-unti po at siguradong inaalis sa mundong ito. Kaya po nakita natin yung mga salot, yung mga nangyari pong mga pagkukunan ng Panginoon sa mga tao pong hindi gumagawa ng mabuti,
at nangaapi sa kapwa. At yung kalimidad, tinagalog ko lamang po, ito po yung ating binabasa mga kapatid para po ay maging malinaw sa atin. You read words, yung mga kalimidad sa lupa at dagat. At hindi po pagkaroon ng kapayapaan sa syudad o yung mga kaguluhan sa syudad. Yung mga alarma ng gera ay magiging madalas. At sila ay nagpapahayag sa isa pong malaking kaganapan na ito po ay magiging matindi pa sa darating. At ang ahensya po ni Satanas ay nagkasama ng kalimpresa sa huling kapanahon nito. At sila po ay nagpapalakasan sa huling krisis. Alam po ninyo yung huling krisis na ito po? Ito po yung huling krisis. Ating nakita ngayon ay magiging mas matindi pa. The great time of trouble, the little time of trouble, yan pong crisis na binabanggit po ng Testimonies chapter, volume 9. Great changes are soon to take place in the world. At ito nga po, pag nabuo na pong Amos the Beast, and the final movements will be what? Rapid ones. Okay, next. Paragraph 3. The conditions or the condition of things, yung condition po ng mga bagay sa mundong ito, ay nabagpakita yung kalagayan, nakikita natin ngayon sa ating paningin. Yung gera nito, ito pong darating po ng pandemic treaty, ito pong mga virus na binabanggit nila, yung threat sa atin. It is a sign, mga kapatid, na ang troubles times ay nasa ating harapan. Hindi na po natin po yan maiwasan. Hindi na po natin yan po maatrasan. Dahil nga po, yan po ang binabanggit ng Book of Revelation. Meron tayong mga kapatid na kung saan po ay nais po natin payuan sa gabing ito. At bigyan po natin ng malinaw po ng pag-aunawa po sa mga request po natin. Kasi po meron tayong mga kapatid na Brother Myton, gusto ko pagdating po ng great time of trouble, dahil baka hindi ko kayanin po ang pagsubok, ay kukuhanin na po na ako ng Panginoon. Be careful what you ask for. Because our God is a God of mercy and loving God. Ibibigay po talaga yan ng Panginoon sa atin. But take note before you ask. Let us check our hearts. At ang puso natin na narapat po ay tayo po ay tapat sa Panginoon. And the test of fellowship in these last days is the test of our character, how we deal the seal of God in these last days. The question might be, na itatanong sa atin sa gabing ito, mga imahal ko, where are you pagdating po ng sundown ng Sunday? At where I am pagdating po ng sunset ng Saturday? Malinaw po binabanggit ng Spirit of Prophecy. Partial observance is not acceptable sa ating Panginoon. Ano pong ibig sabihin? Yung magsimba lamang po tayo sumaga at sa hapon po ay wala na po. Hindi po accept po yun ng Panginoon. Remember, the seventh-day Sabbath is not about rest of sleeping in our homes. It is rest from our labor and have time to communion with our God. It is the test of our love to God. Remember, ang sabi po ng Panginoon, John chapter 14, verse 15, if you love me, keep my commandments. And the book of Psalms 97, verse 10, love is to hate evil. So, ibig sabihin po, mga kapatid, sa huling kapanahon nito, the test is depend upon our response sa pag-ibig ng Panginoon sa atin. There is no question sa pag-ibig ng Panginoon. But the question is, how we respond to that love? We need to ask ourselves now, Lord, talaga bang mahal ko kayo? And remember, isa lang po ang hiningi ng Panginoon, kapatid, sa atin. If you love me, keep my commandments. And one of the challenge na makita po sa atin is about how we practice and we live the love
na pinikita sa ating Panginoon. And partial observance is not acceptable sa ating Panginoon. Yes. Half-benties ang tawag doon, Arky. Yes po. Half-benties. Mga kapatid, ito po'y seryosong bagay. Alam ko mga kapatid, narito po ngayon, kayo po ay nanood na kayo po ay talagang sisikat natin na tayo po na sa church. Alam po ninyo, mga, alam po, Ate Jo, no? Sa lahat po natin viewers, lahat po na puntahan ko po, nag-invite sa atin, na sa'yo po nag-aaral ng Spirit of Prophecy, they are carefully observing the Sabbath. Yan po katotohanan. At ano po yung situation, condition po, habang tayo po ay napalapit po sa troublous times? Ito po yun. The daily papers, okay, lakihan po natin para po yung ma-screenshot mga kapatid ko. Okay, mga minimahal sa gabing ito. Ano po yung ano po yung condition of things na binabanggit po ng Pessimist William 9? The daily papers are full of indications of a terrible conflict in the near future. Yung pong daily papers ngayon po, ano po yung mga laman ng mga newspaper ngayon? Hindi ba puro masama? Puro po gera? Puro po ay kahirapan? Wala pong bihirang-bihira ka makita po sa isang newspaper na lahat po ay mabubuti. Ano po yung mga events na yun na binabanggit? Bold robberies are of frequent occurrence. Madalas po yung pagnakaw, pag-hold up, yung pag-rally sa kalsada ay common po. Okay, ano po mangyari bukas? Meron pong strikes. Hindi po ba? Yung mga sasakyan, yung mga jeepney. Yung pagnanakaw po at pagpatay ay makita natin left and right. Ang mga tao po ay pinuposes po ng demons. In what manner? Pinapatay po nila yung mga tao na wala pong preno. Ano po ninyo nangyari po sa mga ano, London just few days ago? Ay sinasaksak lang po yung mga nakasalubong sa isang mall. Sabi po na po, may problema sa utak. And who possessed that man to do that? Of course, Satan. Pinapatay mga bata, babae at laki. Wala po. Mayroong namatay actually po ng bata doon sa London, sa news niyo. Men have become infatuated with vice. Ang tao po ngayon ay naloko o kaya po ay nagiging alipin ng mga bisyo. Alak, sigarilyo, sugal. At yung iba't ibang klase po, mga evil po nangyayari yon, which is binabanggit po yung lalaki sa lalaki, sa babae, ay nakita natin yon. Every species of evil prevails sa huling kapanahon na ito. Minds that have been given up to lose thought need to change. The thoughts must be centered upon God. Ito po narapat gawin. Ng ating isip ngayon po ay narapat nakasentro sa Diyos. Ito ng panahon po na narapat po na manugumpayan natin yung ating pong mga matigas na puso. Hingin natin sa Panginoon yung pusong malambot upang makamit natin yung karakter ng ating Panginoon just before, bago po tayo pumasok sa time of trouble or great time of trouble, we all receive the seal of the living God. Yung salitang then, binanggit ulit, then I saw. Kapag lahat po tayo ay nag-receive na po ng seal of the living God, ito na po panahon na makita po natin yung events na nakakaawa. Maraming mamatay. Maraming makareceive ng salot. Yung ating mga kaibigan, yung ating mismong mga sa buhay, dahil silang kanilang pagpili, ay malulungkot tayo dahil sila po ay makaranas na matinding troubles sa huling kapanahon. And for us na meron pang panahon, mga kapatid ko, tell them about our love and the signs of the times that they need also to learn to become ready and accept Jesus Christ as their Savior. Tell them, Jesus is coming. Jesus is coming. Accept the faith while Jesus is still waiting for us to save us from our sin. What is the seal of the living God? Which is
placed in the foreheads of these people, it is a mark which angels but not human eyes can read. For the destroying angel must see this mark of redemption. That is the name of the Father, the character. Alam po ninyo bakit hindi makita? Dahil yung karakter ng ating Ama na sa langit ay naas ating mga pag-iisip sa ating puso. And the only angel can see it. Kung ano pong laman ng puso natin. The intelligent mind has seen the sign of the cross of Calvary in the Lord's adopted sons and daughters. The sin of the transgression of the law of God is taken away. They have on the wedding garment and are obedient and faithful to God's name. Yan po ang selo ng Diyos. Merong pag-ibig sa Diyos ng tapat at pag-ibig sa tapat. The Lord will not excuse those who know the truth. Hindi po i-excuse ang Panginoon, Brother Myton. Mapagmahal ang ating Panginoon. Hindi na tayo papabayaan. Patatawarin niya tayo kahit hindi tayo humingi ng tawad. No, mga kapatid. Hindi tayo patatawarin unless sinuko natin yung kasalanan na yon at hingin natin ang tawad at pagkatalikod dun sa kasalanan. Merong deception these last days. Ito pong love reality. Huwag po kayo pong maniwala. Dahil mismo ang ating presidente po na si Pastor Ted Belson nagbigay ng babala itong love reality na hindi na kailangan maging ng tawad. Dahil yung ating ugali nito na hindi natin kayang baguhin, ang Diyos na lang gagawa. Dahil wala natin tayong magagawa. Mga kapatid, that is half-truth. Meron tayong magagawa kung tayo po ang makipag-ugnayan sa Banal na Espiritu. Now, ito po ay nais ko pong ibigay sa inyo sa gabi nito. This is the final study. Na marahil sa ating mga kapatid ay sinasabi, Brother Myton, hindi pa magtatapos ang katapusan ng mundo. Dahil hindi pa nangyari po ang papabalita sa buong daigdig. At hindi pa narating lahat ng mga tao. Alam po ninyo mga kapatid, I do believe by faith. Nang pandemic po ay naging malaking tool ng Panginoon to spread the message about His salvation through internet. Alam po ninyo mga kaibigan, ilan lamang po ng mga lugar ngayon ay wala pong internet. Even in Africa, mayroon pong radyo. Okay, yung pong mga ito, analog radio. Kaya nga pong ating Adventist World Radio po ay kahit saan po ng mundo ay nariyan na po upang ibigay po mensahe. Kahit sa bundok po ay narinig po ang AWR. Or AWR. At ako din puniwala during the time of pandemic ay marami pong churches. Alam po, the busiest church in the time of COVID to give the message or Sabbath school services is no other than the Seventh Adventist. Ang dami po noon. Kapag nagsulat ka ng live or Seventh Adventist, ang dami po. Kahit hanggang, alam po ninyo mga kapatid, ilan na po nagla-live doon before the pandemic, right? Of course, amin po sa past 70 years, matagal na po kami nag-live. But in other churches, nagsimula po sila noon ng pandemic. And many of our churches nag-testify na yung kanila pong videos po ay nakarating po sa bat bansa, maraming bansa. And I believe mga kapatid, that is one way na marami pong alam ang mga tao regarding with the salvation or the message that Jesus is coming soon. How? Ano ba ang message po ng ating Panginoon? Let us go. Alam po ninyo mga kapatid, minsan po ay ating po ni-share ito. But I would like to read the book of John chapter 15 verse 22. Ito po ay nibigay natin. Alam po, ito po ay natanong ni Brother Robert kanina sa Linggod. At ito po ay udyo po ng Banal Espiritu, Brother Robert, for me to share this message. At pwede niyo po, Brother Robert, din i-share po sa inyo pong every Tuesday na pangaral po ng inyo pong panganay na anak. Okay, na si Sister Roberta. Okay, now, dito po ang atin sa aklat po ng John 15 verse 22. Ito po ang sabi po ng Biblia. Okay, turn your Bible, ano? At basahin po natin ito mga kapatid. Okay, ito po sabi po ng Biblia. Just in screen po.
Okay, kung hindi sana ako naparito at nagsalita sa nila, ay hindi sila magkaroon ng kasalanan. Datapat ngayon o ngayon wala na silang madadahilan sa nilang kasalanan. Ano po yung ibig sabihin po ng talata na yan? Nasabi pa noon, hindi sana ako naparito. Kung hindi sana nila narinig ang tinig. Kung hindi sana nila narinig yung pag-asa o kaligtasan, ay wala silang dahilan sa nakasalanan. Eh dumating ako o narinig nila ang message sa akin dala. Wala na silang dahilan ngayon na sila po ay walang kasalanan. Okay, nakuha po ninyo? Okay, now, let us continue mga kapatid sa gabing ito. Okay, next. Ano pong sabi po ng Bible commentary? Okay, ayun din pong screen mga kapatid. Para po ay ito po inyong makita at mabigyan po ng linaw regarding po sa ating pag-aaral sa gabing ito. In regards to the message of Matthew 4 verse 14. Ito po ay sinaliksik po ng lingkod. Ay gusto ko pong talaga malaman kung paano po ang message, kasi nga po mahirap talaga in my own observation sa trend po natin ngayong mga 7th Adventist. Kapag sabihin natin face to face, ay hindi po kahit pa dumating ang 2100 years. Okay, ulitin ko po. 2100 years AD. Kung face to face po ang magiging basehan, hindi po darating pang Panginoon. Why? Brother Myton, nasabi niyo yan. Sa ilang churches po, sino po masipag ngayon nag-house to house? Nasabihin ko po sa inyo, mas masipag pa ang mga Jehovah's Witness kasi atin. Pag house to house. Sino po sa atin? Tell me ngayon po sa live broadcast. Brother Myton, kami po, lahat kami sa church namin, ay kami po nag-house to house every Sabbath or every week meron po kaming program. Wow, glory to God mga kapatid kung meron po tayong ganyan. Tell me mga kapatid kung meron po tayong, or meron kayong narinig nag-house to house po ang gawain ng iglesia ngayon po sa huling kapanahon nito. Meron po ba? Wala po akong narinig mga kapatid. I don't know, kayo po ay meron pong nalaman sa buong mundo na every week po natapos po ang isang taon at lumipat, after po ng ilang months, lumipat sa isang taon para mo po mabigay lang po ang mensahe. Kailan po mangyari yan? Mga kapatid, even the time of apostles, hindi po nila nagawa yan, yung mga bagay niya, until they receive the early rain. Hindi po nagkaroon po ng thousands and hundreds of people na baptized and na-receive ng salvation until such time sila po ay nabuhusan ng early rain o loud or latter rain. Early rain ng Acts chapter 2. Ang pattern po ng latter rain, yung pattern po ng early rain. Eh, pag-screenshot po para po inyo pong mabasa later on. At gusto ko makita po niyo aking expression. Mga kapatid, ito po yung totoo. Hindi po magkaroon po ng massive baptism katulad po ng Pentecost kapag wala pong latrine. At wala din ngayon pong kumikilos na ganun pong pangyari. Kaya pong ating yung ginagawa po ngayon, ng ating payo po ng Giant Conference, TOI, Total Involvement, or Total Involvement, nalimutan ko, at sa isa po ay parang one-on-one. Kailangan kaibiganin, o kaibiganin natin, ilang taong po kaibiganin natin bago po bigyan po ng salita ng Panginoon. Now, let us continue and study this one. In relation to the book of Matthew 24 verse 14, ito po yung relation doon po sa may John chapter 15 verse 22. Yan po ang paliwanag ng ating pong Bible commentary. John chapter 15 verse 22. Paano po mangyari sa loud crying at sa message po ng pagtupad po o ang fulfillment po ng Matthew 24 verse 22? Those who have an opportunity to hear the truth, at meron pong pagkataon, oportunidad, marinig po ang katotohanan, and yet take no pains to hear or understand it. Imbawa po ay meron sanang siyang oportunidad, total member of involvement na po. Alam nga, kalungkot mga patid, kakunti na po ng TMI. Yan pong totoo.
Tama po yan, Sister Era. Okay, balikan po natin. Those who have an opportunity to hear the truth and yet take no pains to hear or understand it, thinking that if they do not hear, they will not be accountable, will be just guilty before God the same as they had heard and rejected. Okay, balik po tayo sa Matthew 24 verse 14. Ang sabi po ng Matthew 24 verse 14, okay, tingnan po natin, labas po natin mga kapatid. Okay, tingnan po natin ha. Okay, of course, yung papasok po ang Matthew 28. Okay, nalobat na aking, ano yata, yung pimos. Okay, Matthew 24 verse 14. Okay, ito po yung sabi po ng Biblia, ng ating Panginoon. Okay, Jesus screen. Ano pong paing Panginoon? Ating pangaral, ang banghelyo nito ng karian sa buong sanglibutan sa pagpapatuo sa lahat ng mga bansa at kung magagayo darating ang wakas. Ang payo po ng Panginoon bilang witness na merong Kristo darating at merong kaligtasan ay ipangaral ang ebanghelyo nito sa buong sanglibutan. There's no such thing, yung sabi po, na Matthew 24, kailangan po i-baptize lahat na nabigyan ng pangaral. Dahil po meron pong talagang tatanggi at meron pong talagang tatanggap kapag sila po ay talagang tunay na anak ng Diyos. Now, balik po tayo sa screen natin. Meron po mga kaluluwa at mga tao, kapag binigyan po natin ng tracts, ito po mga patid, please pray for this team that written through Mystic Gospel Commission po. Na kami po ay nag-usap-usap, if mangyari nga po in the next year, okay, at o kaya po ay mayroong pagkakataon na mayroon tayong mga libro ng Greek and Diversity, we will give tracts. And we will do, megaphone to give the message every town na makarating po kami for them to know that Jesus is coming soon. Okay, ito pong sinasabi po ng Bible Commentary Volume 5, page 1145, paragraph 2. Kapag isa pong kaluluwa po ay narinig ang katotohanan at hindi niya po binigyan po ng kalagahan at hindi niya po inuunawa. Ibig sabihin po, example po, nakita po yung sa Facebook, halimbawa po ha. Ngayon, pinadalhan mo po ng mensahe. Kaya po, kailangan po ay tayo po ay mag-cooperate at magkaisa po in these last days. Kung nais po natin po lahat po ay magkaroon po ng selyo ng Diyos. Okay, ito po ang bili ng Panginoon. Kapag meron po sa CLC o sa inyo pong lugar o sa diyan po sa matawag sa Mindanao, yung ating conference. O yung programa po ng conferences po natin, nasa mga USA man kayo, sa Europe man kayo, Pilipinas, sa Asia, sama tayo mga kapatid. Kung meron pong programa yung ating pong conference or yung ating pong joint conference, i-share po natin sa ating pong Facebook. I-share po natin sa ating mga accounts sa social media. Sa ating pong YouTube or kung ginagamit po niyo yung TikTok, use it. Sa gawain pa yun, use it. At bahala ng Panginoon sa nila. Alam po ninyo, kapag nabasa po nila at sila po'y talaga ang kinilos ng Panginoon, sila po'y manood at makita po nila yung significant nito na meron palang Panginoon o umiibig sa nila at meron darating ng Panginoon. Ngayon, kung hindi nila pansinin at tinalagkuran nila as if na iniisip nila na hindi nila narinig, kahit nabasa po nila ang title po na inyong pinadala, ay hindi po sila accountable na sila po hindi maligtas o sila po maligtas ay narinig po. Of course, hindi maligtas ay nga po hindi ni-accept yung offer ng salvation yung inyong pinadala sa nila o inyong nakita sa wall, sa inyong pong Facebook wall, ay ano pong sabi po ng Bible commentary. Ito po ay sinulat ni Miss Wine. Kanya po itong commentary na binuo. Of course, ito po ay gabay ng Banal Espiritu. Will be judged guilty before God the same as if they had heard and rejected. So ibig sabihin pala, kahit nabasa lang, narinig lang ang topic about the second coming of Jesus Christ or about the Sabbath, ay narinig na po nila and they are subject to judgment. As if narinig nila at kanilang tinanggihan. So there will be no excuse for those who choose to go in error
when they might understand what is truth. So hindi po excuse na eh nagkamali kasi ako, hindi ko talaga naunawaan kasi yun, hindi ko napakinggan eh kasi nakita ko lang yung title. Kasi hindi mo binigyan ng panahon. No pains to hear or understand it. In his sufferings and death, Jesus has made atonement for all sins of ignorance, but there is no provision made for willful blindness. Ano pong isabihin po ng willful? Sinasadya mo na ayaw mo tanggapin. For example, nabigay ka namin sa akin, angay si Wenzi. Alam ko na yan. Lagi si Wenzi po ay nag-share sa akin ng kanyang hinaing. Okay, at si Marian. Nakilap pong mga hinaing pag sila po nag-share. Ay, alam ko na yan. So, ibig sabihin, they ignore the message, walang po siyang dahilan kapag hindi po naging ready at hindi maligtas. Hindi ko sabi po hindi maligtas, ha? Pero yung mga hindi po nakikinig sa payo ng Panginoon, ng tinaganda, ay hindi na po, tayo po ay merong pagkukulang sa kanila. Yes po. Okay, later on basahin po natin yung mga message. Okay, now, let us continue. Ito po yung maging malinaw po sa atin, yung Matthew 24 verse 14. Dahil sabi ng iba, hindi pa darating pa yun kasi hindi po nabigyan ng message. Kasi nga po, iba yung ating kaisipan. Kaya po, napakaganda ng Spirit of Prophecy, naging mas malinaw po yung Biblia. Okay, now, Bible Commentary Volume 5, page 1145, paragraph 3. We shall not be held accountable for the light that has not reached our perception, but for that which we have resisted and refused. So hindi po natin, isang kaliwa po, hindi accountable sa light na yon. Kung hindi po narating sa kanya, hindi nabasa yung title, hindi niya po na-receive yung pamphlets, hindi na-receive yung ating binibigyan ng book. Pero kapag na-receive pong book, na-receive po yung message, nakita pong title, at ni-resist po na refuse nila, they are accountable for it. They already received the message of Matthew 24, verse 14. Ako po natin mga kapatid, yan po ang ibig sabihin po niyan. Kaya we need to share. Alam po ninyo mga kapatid, this last days, alam na Satan, ng Facebook mo natin ay magagamit sa gawaan pa yun. And that's why Satan is too busy divert our attention ng ating mga kapatid para po hindi po magkaroon po ng paghanda this last days at magpagbigay ng message para po marami po ang hindi handa. A man could not apprehend the truth which had never been presented to him and therefore could not be condemned for light he had never had. But if he had opportunity to hear the message and become acquainted with the truth and yet refused to improve his opportunity, he will be among the number of whom Christ said, ye will not come to me that ye might have life. For example po sa bundok, ito nangyari mga kapatid. Sa bundok, ano po? Nagpunta ka sa bundok, ikaw ay missionary. Nalaman ng community, ng isa pong pulutong, group na yon ng mga indigent, na yung pangkay po ay about giving about the message of hope about Jesus Christ. And then some of them received and some of them ignored the message that the whole town already received the message of Matthew 24 verse 14. Kaya sabihin po natin, hindi pa nireceive ng iba. Ay, mga kapatid ko, marami na po na-reach po ng message ng Matthew 24 verse 14. Kaya po, nagmamadali nga si Satan. Dahil alam niya na malapit ang panahon niya. Hindi ba natin namalayan yung signs of the times and banggit ng ating Panginoon sa Matthew 24 and Luke 21? Ay parang nagmamadali because the message is almost received and heard. Eh paano po yung mga sentinels ba ni Maiton? Paano po sila? Kasi ayaw nilang matmangga po ng mga foreign people. Isang island na sila po ay hanggang ngayon po hindi napasok ng mga missionary dahil pinapatay nila. If they will not receive the light, the stone will cry out. Magsasalita pong bato. At yung pong, alam po ninyo, basahin po ninyo po yung meron pong mga testimonies, Ms. White, na doon po yung nilagay ng mga testimonies
paano po na na-reach out ang Philippines. Marami po mga testimonies doon. At ganyan din pong Africa. God will use every individual, even the stone, magsasalita po, to give them the warning these last days. But if he had opportunity to hear the truth, the message, and to become acquainted with the truth, and yet refused to improve this opportunity, kapag ba po ay na-receive ng light, hindi niya pinapansin, okay, na-receive niya po yung message po ng Matthew 24 verse 14. Siya po ay subject doon sa binanggit ng ating Panginoon. Those who deliberately place themselves where they will not have an opportunity of hearing the truth will be reckoned among those who have heard the truth and persistently resisted its evidences. So ibig sabihin niyo po, nakarinig po ng message at ni-refuse nila, opportunity na sana nila marinig ang salita ng Panginoon, pero hindi nila binigyan ng panahon, ni-reject nila message, sila po ay makonsider narinig mo ng truth. Bilis po mga kapatid. Kaya pong loud cry, ito po ay pag-aani lamang po. Tandaan po natin, loud cry po ay pag-aani, dahinog na po ang bayan ng Diyos sa labas. Tandaan po natin yan. Pag-aani po yun. At hindi po mangyari mga kapatid na yung libu-libong mabaptize until the latering will come. Next. Jesus King mga kapatid. Okay, at gusto kong tapusin madali matid kung alam po, hindi ko kaya pong bilisin. Sayang po ang truth nitong light nito na hindi natin maunawaan sa gabi ito, mga kapatid. Those who walk in the light will progress. Okay, sa atin po lahat, mga kapatid, sa gabi ito, na tayo po lumalakad sa liwanag, ay magpatuloy. Tayo po ay lalago sa katwiran ng ating Jesucristo. At yung resulta po ng papakabanal, sa magitan po ng katotohanan, sa magitan po ng mabasa ng Biblia at ng Spirit of Prophecy, this is what God requires of all. Ito po ang ninais ng Panginoon sa atin. Magkaroon po ng sanctification result sa ating buhay. Truth is progressive. Yung katotohanan natin, imbawa, ba dumayton, hindi ko talaga manawaan ba dumayton ang revelation, ang hirap, maraming symbols. Truth is progressive. Kapag tayo po ay nag-aral, God will give the light in progressive way. At yung ating karakter din po will become progressive na mababago po sa tulong ng banal na Espiritu. And those who are preparing for the last great day will go forward in accordance with the accumulated light which shines upon them from the prophecies and from the lessons of Christ and the apostles. Na ibig sabihin, mga mahal ko, yung po naghanda sa huling kapanahon nito na tayo ngayon sa oras nito at sa inyong panood sa gabing ito, yung ating pong karakter, yung liwanag na tinanggap natin, ito po ay magdudulot ng pagbabago sa atin at kasama po yung pag-aral ng prophecy. At yung lesson sa buhay ni Kristo at ng mga apostol ay mangyari sa ating buhay. Hindi po i-condemn ng Panginoon sa araw ng paghukom dahil kulang tayo sa knowledge which he never had an opportunity to obtain. Hindi po tayo i-judge ng Panginoon. Dahil, brother Mike, hindi ko talaga maintindihan ng Daniel 7 at Revelation 12 kasi ang hirap talaga mga symbol. Hindi po tayo kakondemn ng Panginoon dahil hindi natin na-obtain yung knowledge na yun. The light which never shone upon him will never be his darkness. All glory to God, mga tid ko. Hindi po isa subject tayo, pero yung effort na ginagawa natin, mga patid, ibibigay sa ating liwanag. Meron po tayong mga patid, brother Mike, sister, hindi talaga ako makatindi ng English. Tagalog lang talaga maintindihan ko. Alam mo niyo mga kapatid, God will guide you. Even though hindi mo alam o manawaan ng English, God will give you understanding. Alam po ninyo mga kapatid, it is a glory and praise to God mga kapatid. No? Meron tayong kapatid taga Mindoro, si Brother Dennis. Brother Mayton, alam po ninyo, bakit nagustuhan po namin darito yung ministry? Kasi pinatagalog ninyo. Yung mga ordinaryong tao po ay nakaunawa ng propesya. And that is glory to God. Kasi sabi na akin, may bahay. Kasi minsan po iniisip namin, gusto din natin ma-reach out din po yung mga hindi makaunawa ng Tagalog. Pero lo and behold, meron tayong mga kapatid, si Brudo from Switzerland. Nakikinig siya kahit Tagalog tayo.
dahil ang ating slides po English. That is glory to God. Hindi po tayo kukondemn, Panginoon, dahil hindi natin unawaan. Pero anong ginagawa natin? We are keep on listening and studying and reading the Bible and the spirit of prophecy. Kaya hindi natin maunawaan. The truth which God's messengers have presented by pen and by voice. Yung katotohanan po, na ipinahayag ng mensahero ng Panginoon. Sa magitan po ng sulat o tinig, ang treasure na salita ng Diyos nabuksan sa nila, nabuksan sa atin, ang liwanag na yon ay mag-penetrate o papasok sa atin pong ang ibuturan ng ating kaisipan. At ito po ay magliliwanag sa atin. If rejected, kung ating tanggihan, ang mensahe na pinadala ng Panginoon through pen and voice, the same manner will be witness against them in the last great day. Doon po huhusgahan ang bautisa. Kapag pinadala po ang mensahero o ang watchman, and if they reject the watchman, it will be the witnesses against them in the last great day. The testimony which will come with condemning power upon the sinner and which will close his mouth before God and testify of his guilt is the fact that he saw the light. Yung mga patutuo, mga patid na dumating at tinanggihan na isa pong makasalanan na individual. At pinatigil ang salita ng Panginoon upang ibigay mensahe sa iglesia man yan o sa ibang tao, ito po ay mag-testify sa nila na sila po ay guilty. Ulitin ko po, halimbawa po, mga kapatid sa gamitong tayo po ay pinadala sa isang church, pinadala ang Panginoon. Alam po ninyo mga kapatid na, yes of course, suriin po natin yung ating pong mga tagapagsalita sa divine service. Pero hindi po narapat, mga kapatid, na bintangan natin yung pong mga kapatid na sinuri na natin na sila po'y in-invite ng speaker at alam po natin na sila'y po legit and then tinanggihan natin at hindi pinasalita. Binabanggit po ng Review and Herald, January 5, it will testify against them about their guilt. Is the fact that he saw the light, but for various reasons in harmony with their carnal heart, would not receive it. Tinanggihan nila yung liwanag nito. He would not receive the truth that was given to save him. The greater light, the greater the obligation. Kapag marami po silang alam, tayong alam, at tinanggihan natin ang message of hope, at yung mensahe ng Panginoon to give the warning sa iglesia na saan tayo, malaki po obligation sa atin pagdating po ng judgment. If God has sent a message to the world, giving us light in regard to the true Sabbath, and showing us that the great lawgiver is coming to judge the world in righteousness, those who refuse to accept the message and continue to cling to the errors and to their darkness and unbelief will, like the inhabitants of the Noachian world, be punished with everlasting destruction. Kaya mga patid, kapag patuloy ng iba, narinig po ang mensahe po ng about the truth of the Sabbath, and they continue to reject the message and continue to cling to the errors, magiging katulad po sila sa panahon po ni Noah, na sila po ay parusahan ng walanggang destruction. God sent them a message of truth, but they would not believe. Nevertheless, it was truth, and their unbelief did not hinder the event. The judgments of God came just the same as Noah had predicted they would come. God has sent a message of warning to our world just prior to His second coming, or prior to His coming the second time without sin unto salvation. Great light has been permitted to shine from the prophecies and from the lessons of Christ and the apostles, but the majority refused to walk in that light.
just as they did in Noah's day. If they were blind, they would have no sin. But the light has been flashed into their pathway. Precious truths from the Word of God have been presented, but they have chosen darkness rather than light. Mga kapatid, sa gabing ito, kaya po ang Matthew 24 verse 14 is already happening in our time. You and I, sa gabing ito, dito po sa The Written Truth Missing Gospel Commission 4, sa capital versikulo, we are the tools of God to give the message of warning to this end time. Not only by this video, mga kapatid, sa gabing ito. Alam po ninyo, maraming pong paraan. A simple notes sa inyo pong messenger and a simple message sa inyo pong Facebook wall about the Sabbath, about the second coming of Jesus Christ is granted the same message as proclaimed ng ating Panginoon na ibigay po natin ang message of Matthew 24 verse 14. Mabating sa gabing ito sa ating pag-aaral. Isa pong kamalian sa ating pag-iisip, sasabihin natin, Brother Martin, malayo po dumating ang ating Panginoon because the message is not reached. Ito po ang message po na reach na po everywhere by technology. By our missionaries. By our character. Every moment na tayo pupunta sa church during Sabbath, it is also a testimony that we are observing the Lord's Day. Okay? Before I get to read your message for this evening, let us pray. Manalangin muna tayo, mga kapatid. Our dear God and Heavenly Father, we'd like to thank you, dear Father, for the message that we have heard tonight. Malinaw, Panginoon, na kayo po'y malapit na mating, and you are holding the four winds. Dahil hindi pa po nabubuo ang imahe ng hayop. At inhanda po ninyo ang inyong bayan, marinig po ang nalapit po na paghukom na magsisimula po sa iglesia. Habang, Panginoon, ang inyo pong pinipigilan ang apat na hangin, tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon po ng tunay na pagbabago sa tulong po ng banal na Espiritu. Huwag na po hayaan, Panginoon, na kami po'y maling lampan ng kawa. Na mga minsay po na mga love reality. Subali, Panginoon, maaming pong matunghayan ang tunay na pag-ibig sa piling ng aming Jesucristo sa magitan po ng Espiritu at katotohanan na susulat po sa inyong banal kasulatan at sa banal at ganding po sa Spirit Prophecy. Lord, these two books are hate by Satan, which is mentioned in the book of Revelation 12:17. The dragon was wroth with the woman and her seeds. Dahil nga po, Panginoon, nabanggit doon, because we keep the commandments and we have the testimony, which is the spirit of prophecy in the book of Revelation 19, verse 10. Lord, bless your people tonight. Bless your people who are preparing these last days, who are have the interest to be saved in these last days. They choose the light rather than pleasure of this world. Aming dinalangin, Panginoon, ang mga kapatid ngayon po nakaranas po ng matinding pagsubok sa buhay because of war. In Ukraine, in Israel, in Hamas, in Russia. Lord, in also different countries like Sudan, in Nigeria, in Haiti, in Myanmar, that they are suffering right now, Lord, because of oppression. But their Father would like to pray that please strengthen the faith of people na karanas po ng tribulation this last days. Na sila po nakaranas, Panginoon, ng early stages po ng tribulation. Nawa, Panginoon, habang sila nakaranas ng tribulation, hindi po nila makalimutan na mayroong Diyos na babalik at ililigtas kaming lahat sa makamay ng kaaway na walang iba kundi sa Diyos. Lord, have mercy. Come, dear Jesus. Come now, Lord Jesus.
And help us, Lord, also to do our part to give the warning message so that the words that you have given to us in the book of Matthew 24 verse 14 will be fulfilled in our days. And we already heard the fact that the message already given out and already heard that the judgment is at hand and Jesus is coming very soon. Lord, the lathering and the sealing is soon to come. Please help your people to become ready. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, mga kapatid, tayo lang po magbasa po ng mga yung pong message dito po sa huli, mga kapatid, na please excuse me and pardon me kung hindi ko po mabasa yung pagbati. But I would like to prioritize po, mga kapatid, yung po mga mensahe po dyan na napahalaga po na marinig na ating mga kapatid. Oh, glory to God. Marami po tayo ngayon sa gabing ito. Pinupuri natin, Panginoon, mga kapatid. Okay, unahin ko po dito sa YouTube. Okay, galing po kay Alexander Tripoli. Okay, tama Brad, parang sabay-sabay talaga ang nangyari. Gera Lindol, tapos alitan bansa versus bansa, tapos ang pangaral wala kumpay. Yes po. Thank you so much, Brother Alexander Tripoli. Okay, talagang palapit na palapit ang events, tapos mag-end ang 6,000 years sa 2031 according Brad Jun Lumingkit. Sa kanyang kailan mauwakasan ng Diyos ang kasalanan. Okay, but we don't know the exact because there is also 6,000 years AD 27. Hindi po binigay ang Panginoon ang exact, but we know that the 6,000 years ay magkatapos po sa AD 27 and AD 31. Okay, thank you so much, Brother Alexander Tipuli. Okay, kay Sister Victoria Paculia, lalong-lalo na sa mabuting pangaral, Panginoon, mabuhay po kayo. Okay, basahin ko lamang po yung mga importanting messages po. Maraming salamat po sa inyong pagbati at sa panalangin po sa programa ito, all glory to God po. Okay, dagdag po ni Brother Moses Boyon. Alam mo, Brad Myton, ang ibang mga kapatid natin ayaw iwan ang city dahil sa pakinabang katulad kay Lot. Kaya di na makita kahit natutupad na ang manghula at darating ang Panginoon. Manalangin po tayo, mapit ko. Let us pray for them. Kagaya natin nabanggit kanina, hindi po pinipilit ng Panginoon, hindi rin natin pinipilit ang ating pong mga kapatid na sa buhay. Okay? Dito po sa may Facebook, okay, sabi po ni Brother Dude Subaria, kaya purihin ng Panginoon, Diyos Ama, ginamit, purihin pong Panginoon. Praise be to God. Okay, thank you so much, Brother Dude, but please pray for me. Okay, please pray for me. Purihin po natin, Panginoon. Thank you so much. Ang Panginoon lamang po ang mayroong dahilan kung bakit tayo po narito sa platform na ito. All glory to God. Okay, at sabi po ni ni Sister Jenny, okay, the very simple message that the Holy Spirit impresses me is the very common verse, John 3:16, and I will connect to the second coming. Wow, praise God. Okay, kay Sister Nancy Abibuang Yoso, good evening to all. Yes. Yes, thank you so much for sharing para po yung mga relatives po ang mapagpanood. Okay, galing po kay Sister Adia Almasco, ang saksi ni Jehovah po, Brother Myton, napakasipag mag house to house. Kaya lang hindi sila naniniwala sa sampung utos at sa Sabat. Dinuguan lang hindi nila kinakain at nakaalahas kasi sila kasi pampaganda naman daw yun. Yan nga po eh. Kaya po ay tayo po mangaral na rapat dahil tayo po ay mga tunay na lingkod ng Panginoon. Okay, ang ganda ng topic kapatid. Good evening po Brother Myton. Ako sana hingi ulit ng mga slides nito. Baka pwede may isama mo na lang yung close of probation at Sunday law update at Sunday rest is pacing rapidly para ma-share din namin dito sa ating church watching from Valencia City, Bugidnon, Dodong Geografia at gmail.com. Paki-message po sa akin po Sister or Brother Dodong inyo pong password. Okay, para po ay ma-upload ko po lahat kasi po puno po ito. Hindi makasya lahat kaya po ay please give me your email ang ito yung inyo pong email password para po ay akin po ma-download kasi po pwede ko bigay sa inyo po ngayong slide pero hindi ko po lahat ibigay sa mabibigat po yan kasi mayroong mga video. Okay, thank you so much Ma'am Lisa De Leon. Okay, sabi po ni Sister Jenny Combate, okay,
Okay, sino po sa Greek Controversy page 94 paragraph 2. The study of the Bible will ennoble every thought, feeling, and inspiration as no other study can. It gives stability of purpose, patience, courage, and fortitude. It refines the character, yes, and sanctifies us all. Tama po yan. It, because it is from the spirit of prophecy. An earnest, reverent study of the scriptures, bringing the mind of the student in direct contact with the infinite mind, would give to the world men a stronger and more active intellect, as well as a nobler principle than has ever resulted from the blessed training that human philosophy affords. The influence of their words, says the psalmist, give it light, give it understanding. All glory to God. Yes po, tama po yan. Okay, let us share the gospel and pray that the Holy Spirit help us. Yes mga kapatid, every, okay, tanda po natin na every gospel that in the Bible, lahat po ng context po yun, that is the gospel. Nagamitin po natin ang ating Facebook account. Okay, yan po. At sabi po ni Ma'am Lisa de Leon, come Holy Spirit, we need thee, have mercy on us. Amen. Yes po, dalangin po natin upang tayo po ay maging matatag at pagdating po ng latrine, we will go forward and we'll shout without fear. Ito pong third angel's message. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyo pong pagtunghay sa programing ito. At isang galakan po ng lingkod na tayo po ay magkita-kita dito sa platform nito at ipabatid po ang pabalita na muling nalalapit ng pagdating ng ating Pinoy. Ang programa po ng Dating Truth Ministry, kami po ay nakasentro po sa pangaral po at paghanda sa huling kapanahon nito. We will not tired of giving the second, the third angel's message habang tayo po ay naghintay sa huling kapanahon nito. Please tune in and also read the Greek Controversy, especially po yung chapter 1, the Origin of Evil and the last 8 chapters, and you will see, mga kapatid, that we are really living these last days. Okay, maraming salamat po sa inyo. Okay, yes, of course, hindi ko mabanggit ang lahat ng pangalan. Tayo po, kahit gabi na po, tayo nagsasama. But we are thankful, mga kapatid, dahil ang ating pagpupuyat po ay mayroon pong ganti pala para sa atin. Kundi maging magtibayan po tayo sa batisa. At tayo po'y magpanalanginan sa batisa. Nawa po ang ating dalangin. Pagdating ng araw na iyon, kita-kita po tayo sa langit ng bayan. That is our prayer. God bless you and good night. Maraming salamat po. Purihin ang Panginoon. Napapansin ang buhay sa iyong kapaligiran. Marami nang natutupan, palatandaan mula sa banal na kasulatan. Kailan pa ibibigay ang buhay sa nagbigay? Malapit na dumating, ngunit di alam kung kailan darating. Kaya tayo'y maghanda na sa langit tayo ay sama-sama. Hindi mo ba sasabihin sa iyong kapwa at mga minamahal, halina at ating salubungin si Jesus na nagbigay buhay ay malapit na dumating.
di alam kung kailan darating. Kaya tayo'y maghanda na upang sa langit tayo ay sama-sama. Kailan pa sama-sama upang sa langit tayo ay sama-sama.